Ngayon, pag-uusapan natin yung mga common na batas o rules na hindi masunod ng mga kamote. Alright, let's go! What's up mga bigan? It's me, Jay-Z, and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat mga bigan, gusto ko lang i-invite kayo sa Facebook group na ginawa ko. Alright, sa group na to, pwede tayo magpalitan ng ideas, pwede tayo magtanungan, at in the future, magkakaroon din tayo ng mga charity events, long rides, at kapag magpaparaffle tayo, yung mga members yung uunahin kong makasali. Alright? Then meron din tayong Facebook fanpage. Okay. Nag-upload tayo doon ng iba't ibang updates at videos na hindi ko ina-upload dito sa YouTube. Ilalagay ko na lang yung link ng Facebook group at fanpage na yon sa baba ng video na to. So yun nga mga bigan, pag-uusapan natin yung mga common traffic rules o laws na hindi natin sinusunod. Alright, simulan na natin. Para sa inyo mga bigan, naglista ako ng 6 na traffic laws na kadalasang hindi sinusunod ng mga riders. At ang una sa listahan natin ay ang pinaka-common sa lahat. Ito ay ang hindi pagsuot ng helmet. Bakit ba hirap na hirap tayong sundin to? This is for your safety. Gago! Para din naman sa atin to, di ba? Ganito kasi yan. Kung gusto nyong maging safe, mag-helmet kayo, di ba? Kung ayaw mo mag-helmet, ibig sabihin ba nun, gusto nyong magpakamatay? Hindi naman ako galit, mga bigan, no? Pero grabe lang. Hindi lang din ako makatiis na sabihin to. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo maintindihan yung ibig sabihin ng gobyerno. Hindi ko alam kung ganun ba kainutil ang mga Pinoy. Pero kung isa ka sa mga taong gusto rin magpakamatay, go ahead, huwag ka na rin mag-helmet. Alright? Okay. Nasa sa inyo yan. Pero kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo yung taong naghihintay sa inyong makauwi, kung mahal mo ang pamilya mo, mag-helmet ka. Huwag ka nang maging pasaway. Alright? Pangalawa naman sa listahan natin ay very common din. Ito yung pag-modify ng mga mufflers o tambutso. Madami sa mga riders ang gustong i-modify ang mga tambutso nila. I respect that. Tingin ko iba't iba naman yung dahilan kung bakit nagpapamodify tayo ng mufflers. Pero ganito, isipin na lang natin kung bakit kaya ginawa ito ng government natin. Bakit kaya nagkaroon ng ganyang batas? Wala lang ba? Para lang may dahilan para manghuli? Para sa akin, hindi ganon. Para sa akin, kaya nagkaroon ng ganyang batas ay dahil ang sobrang lakas na tunog ng mga tambutso o mufflers ay nakakairita o nakakadistract sa ibang riders na pwedeng maging dahilan ng aksidente. So sana naintindihan nyo, no, mga bigan. Huwag na tayo maging pasaway, alright? Pangatlo naman sa listahan natin ay ang pagkakaroon o pagdadala ng driver's license. Feeling ko, ito yung pinakamahalaga dahil ito yung magpapatunay na marunong ka or capable ba tayong magmaneho. Isa ito sa mga pwedeng pagbasihan kung alam ba natin yung mga batas o yung mga traffic rules. Pero kung wala tayong lisensya, ibig sabihin nun, wala kang karapatan na magmaneho. Dahil baka makadamay ka ng ibang riders. Dahil hindi mo alam yung mga rules. Wala kang patunay na skilled rider ka. And etc. etc. I hope you get my point, mga bigan. Okay. Pang-apat naman ay yung pagpaparehistro ng ating mga motor. Importante din ito, mga bigan, no? Bakit? Kasi ito yung pwedeng pagbasihan na sumusunod tayo sa mga rules or laws na patungkol sa mga motor natin or sa kahit anong sasakyan. Halimbawa na lang dito ay yung emission natin, kung saan dapat ma-comply natin ito dahil ito yung makakapagsabi na hindi naglalabas ng gas yung mga sasakyan natin na makakasama
sa environment natin. Right, I'm sure maraming ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng yearly registration yung mga sasakyan natin. Kaya sundin na lang natin at wag nang maging pasaway. Panglima naman, mga bigan, ay about sa side mirror. Dapat meron tayo na, mga bigan. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng clearance na pwede na tayong kumanan o kumaliwa. Kumbaga, ito yung pwede nating pagbasihan kung meron ba tayong matatamaan bago tayo lumiko or mag-change ng lane. Alright, ang pang-anim naman ay ang pagkakaroon ng gumaganang mga ilaw. Meaning, hindi sira yung mga ilaw ng sasakyan mo. Tulad ng headlight, taillight, brake light, park light, at signal light. Lahat yan mahalaga, mga bigan. Para sa safety kasi natin yan. Kung bakit nilagay yan ng mga manufacturers dan. Halimbawa na lang ay yung signal lights na magsasabi sa mga nasa paligid natin na ikaw ay liliko or magbabago ng lane. Kumbaga ito yung magsasabi sa ibang sasakyan na magme-minor na sila dahil paliko ka at marami pang iba. Lahat ng mga batas or rules na binanggit ko ay patungkol sa safety ng mga riders. Hindi yung ginawa lang basta para lang may rason sila na makapanghuli. Ito, may sasabihin ako sa inyong mahalaga. Okay. Alam nyo ba na ang disiplina ng mga riders ay isa sa mga tinitignan kung bakit ayaw padaanin yung mga 400cc below sa expressway? What? Kasi yun yung tinitignan nila kapag nagkaroon ng mas maraming riders sa expressway, lalo na yung mga merong 400cc below, maaaring magkaroon ng maraming aksidente sa expressway. Dahil ganun talaga yung reality ng disiplina ng mga Pinoy riders. Mga pasaway, walang helmet, walang sapatos, walang riding gears, walang lisensya, sira yung ilaw, sira yung brakes. Yung mga ganun, kumbaga, tingin ko lang, mga bigan, no? Kapag naipakita natin sa gobyerno natin na disiplinado tayo mga riders, magiging grounds yon o dahilan nang pwede nilang i-open yung expressways sa mga katulad nating mababa yung displacement ng mga motor o yung mga lower cc ng mga motorcycles. Pasaway kasi talaga tayo, mga bigan. Huwag na tayong gumaya sa iba. Hindi porket malapit lang yung pupuntahan mo, hindi ka na mag-helmet or hindi ka na magdadala ng lisensya. Minsan nakakainis na rin kasi syempre para sa atin din naman to, tapos hindi nila sinusunod. Alright, so lahat ng binanggit ko, mga bigan, alam ko kulang pa yan. Marami pang iba. At kung meron ka pang ibang alam, pasuyo, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to para maging aware lahat ng viewers natin sa mga laws or traffic rules o mga batas na baka hindi nila alam, lalo doon sa mga baguhan. Alright, sana naintindihan nyo, mga bigan, huwag na tayong maging pasaway. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs. And see you sa next video. Atin yan eh.